Hello mga ka-Rick! Welcome back sa aking YouTube channel na Rick Plays Games at sa FB page na Rick Plays Games. At dito sa part 22, gagawin natin yung kwarto dito sa dyan sa second floor. So, dito sa part 21, natapos na natin yung paglalagay ng mga ilaw sa kisame. At sa part 22 naman ay maglalagay na ay gagawa na tayo ng kwarto dito sa second floor, which is itong floor na to ay i-expand na natin siya hanggang dito. So hanggang dito yung ano niya yung kwarto. So lagyan na natin yung ano ng ito, palatandaan ito, yan i-expand na natin yan. Tapos yan, aalisin na natin to mga karik yan, para medyo malaki-laki yung ating kwarto. Tapos sa kabila naman mga karik, dyan naman yung ano, yung banyo or yung bathroom na siya nating ilalagay dito. So malaki ang bathroom. So maybe siguro baka sa next part after na matapos itong gagawin nating kwarto sa part 22. Pero depende mga kari kung matatapos ba siya agad or baka pwede sa mga ibang susunod na episode. Well, I hope na matapos ito agad. Yan, so mga karik, oras na lang yung bibilangin bago ma-release yung Tricky Trails update sa Minecraft. So baka later na natin ila-upload yung tungkol sa mga bagong features tungkol doon sa Tricky Trails update. So medyo marami, pero ano din, marami-rami din yung naidagdag ni Minecraft doon sa pagating sa Bedrock, which is yung mga render dragon, mga armadillo, at iba pang mga features na idinagdag sa 1.21. Kaya yung armadillo kasi medyo interesting, pwede ko siyang alagaan sa sa kwarto ko, ganun. Tapos yung ano pala mga karik, yung doon sa wolf armor, hindi ko lang alam kung paano gawin yun kasi meron pala siya dito sa 1.20. So ngayon ko lang siya na mention na meron pala ditong wolf armor. Akala ko meron doon lang kakaroon sa 1.21, pero meron pala dito sa 1.20. Ang ano pa, hindi ko alam kung paano gawin yung wolf armor sa survival. Siguro pwedeng manggagaling sa armadillo or sa mga iron, mga ganon mga kari yan. So let's go sa ating pagkukuha ng mga gamitan para sa ating i-build na kwarto sa second floor. Ito, spruce log. Siguro gawa pa ako ng isa pang ano, ng crafting table para hindi na yung pabalik-balik dito eh. Pero kung halimbawa na meron akong kukunin ng mga iba dito, di saan ako pupunta? Kasi andito yung mga storage, yung mga kailangan.
Ay, bakit? Wood. Yan ay. Sensya na. Narijik ka tuloy yung wood. Yeah. So, magre-reject ako ng mga ibang items. So, dito muna itong lantern at chain. Tapos itong diamond. At ang mga iba pang na mga hindi naman kailangan. Well, itong walls, medyo kailangan yan kasi unang-una, yung kama, yun ang kailangan na gagawin natin dito sa part 22. Ayan, tapos, ayan, dito muna ako maglalagay ng mga kailangan na gawin. At syempre, yung birch tree. Kasi yung birchwood na gagamitin, yan yung pang flooring sa kwarto. So yan ang bagay doon mga karik, itong birch wood na gagawing flooring sa kwarto. Itong mangrove, siguro mamaya muna yung mangrove na yan. Kung ano yung pwedeng ibagay sa kwarto, mga ididisenyo. Tapos gawin na natin yung para sa birch plank na ating gagawing flooring. Ayun, tatlo pa natira. Bali, ito isa, may damage na. Pero hindi ko to gagamitin muna yan. Yung iron. So, yung mga stone pick, stone axe muna yung gagamitin ko. Yan, at saka, ito pala. Yung oak planks. Na siyang na iaharang ko. Siya ilalagay ko dito. Yan. Upang i-expand para sa kwarto. Yan. Yan, so hanggang dyan lang. Tapos ito na. Aalisin ko na to yung bali dito yung pinaka pader niya ng kwarto. Tapos to yung yan yung mga flooring para sa kwarto. Yan, tapos bukod sa beside sa kwarto dun sa loob, beside sa kama, maglalagay din ako ng mga monitor, yan, mga PC, kasi kadalasan yung mga kwarto merong mga computer eh. Yan, parang sa kwarto ko eh may computer naboboring yun. Yan ang ginagawa ko. Tapos yung ang magiging ilaw sa kwarto ay which is yung glowstone block na siya yung magiging pang light natin. Tapos siguro ang gagawin natin sa ilaw redstone lamp. So yun ang gawin natin, kumbaga pang switch, ganun.
So, mangyayari yung switch na yon, siguro pwede ko ilagay yun sa pader. Siyempre, kailangan ng ano, ng redstone dust. So, doon ko siya ilalagay sa kisame. Sa ibabaw ng kisame, doon ko siya ilalagay yung redstone dust na siyang magpapagawa na doon sa redstone niya upang lumiwanag na sabay-sabay pag gini-switch. Yan, tapos yan, ilalagay na natin dito. Yan, ito yung flooring. Tapos yan yung pinakapader. Siguro ang ilalagay na natin yung pader para sa kwarto. So pag-isipan ko yung mga i-design. Tapos may plano ako agad dun sa banyo, sa bathroom mga karik eh. Yung ilalagay kong pang flooring sa bathroom, which is chiseled quartz, na dun ko yung ilalagay. Kasi basta pag ang usapan ay bathroom, kulay puti talaga yung flooring talaga dyan. Siyempre para makita yung ano, yung ng banyo yun. Tapos gawa pa ako ng kaya kumuha, baka magkulang yun. Tapos yan, para sure, kuha pa ako ng isa pang kuha pa ako ng isa pang pick axe pala. Axe. Ayaw nga pala, hindi nga pala siya pwede pagsamahin. Okay. Sorry. Yan, tapos lalagyan ko to ng bintana pero walang kurtina. Kasi doon sa ano, yun sa Adon Furniture sana, ang yung maganda kung hindi nga lang binablock ni Adon yung Xbox achievement. Maganda sana yung pag may Adon eh. Ang pangit kasi sa Adon yung pag once na pinatch yung addon sa world, permanently na hindi siya makaka-receive ng achievement. Even na i-re-enable yung mismong achievement na world na mismong na-patch yung addon dun sa world, is hindi pa rin siya makaka-receive. Eh. So, actually, na-try ko na yun eh. Last time. Hindi talaga siya nag-work kahit i-re-enable kasi meron akong ano dyan eh. Kung tawagin ano nga ba yung ano yun, Minecraft Universal Tool, which is binabayaran ko dyan kada buwan eh, yung pang-edit ko sa world eh. Yun, so ipapakita ko yung ano, yung picture na yun, yung sinasabi ko Minecraft Universal Tool. Universal Minecraft Tool pala mga Universal Minecraft Editor pala mga kari. Dati kasi ang tawag doon Universal Minecraft Tool. Eh nung nagbago sila ng ano, nung
ng feature. So ginawa nilang Universal Minecraft Editor, which is pwede kang maglagay ng mga biomes. Halimbawa, itong yung pinupustuhan ko, pwede mo siyang gawing snow, mga ganon. Bago mo siya ma-access, magbabayad ka ng kada buwan para ma-access mo siya. So yun yung doon, yung policy doon sa pagdating sa Universal Minecraft Editor. Kaya so yun, wag mo na kayong gagamit mga karik pagdating sa addon. So once na pinatch nyo yung addon doon sa world nyo, hindi kayo makaka-earn ng achievements. So kung gusto niyo ipatch yung mismong world, ayun, mag-backup muna kayo doon sa mag-export kayo ng isang world doon sa USB niyo. Para may backup kayo. Gawa na tayo ng pang birch planks. Tapos ang pinaka pader is yung mangrove mga karik. Ay kaso meron na pala dito mangrove na floor. So hindi siya pwedeng ipagparehas dito yung kulay dito sa flooring. So, ano nga ba dapat ang ilalagay natin dito? Siguro, pwedeng cobblestone na lang. Or pwedeng basalt, mga karik. Basalt na ilalagay natin, mga karik, yung pader na yon. Ayun, so yun, naka-ano na tayo agad ang idea, mga karik. Kasi wala na tayo ibang idea about sa woods eh. So ibang blocks na lang mga karik na ilalagay natin. So I hope na marami pa dito mga basalt para hindi na tayo pupunin. Andesite. Kung sa andesite, kasi papadera na natin yung para sa loob. So no muna kasi marami. Yan, para much better, kuha na lang tayo ng basalt doon sa Nether, doon sa Nether world. Ayan, so mag-recheck muna tayo dito ng mga blocks na hindi na kinakailangan. Saan ko ba dapat ilagay ito? Tapos ano nga pala, gagawa mo na ako mga ng isa pang pickaxe na siyang ating pantibag sa basal. Ay, wala na ako cobblestone. I hope na marami pa akong cobblestone dito. Yon. Nako, puno na agad. Yun, so rami pa. At magre-reject pa ko ng isa. Ito, hindi na to kailangan. Lalo na to.
Siguro para make sure gawa pa ako ng isa pang chest. Yan. Siguro dapat mag-i-expand ko pa tong storage na to eh. Ganito. Yan, dito lang muna to. Para makolekta ko lahat yung mga basalt doon sa inventory. Yan, tapos ilagay ko dito yung mga kailangan. Ayan, so let's go mga karik sa Netherworld para mangolekta ng basalt. Ayan, so i-skip ko yung ano, yung papunta sa Netherworld. At ito na mga karik, nasa Netherworld tayo para manguha ng basalt. So, in-skip ko yung part na yon dahil medyo nalalag pagdating sa pagpunta ng Nether. Medyo hindi kasi kinakaya tong PC ko dahil sa mga nag-load na nag-loading na mga chunks, lalo pa dun sa underground ng overworld. Well, actually, nung 1.16, medyo smooth pa yung paglaro ko doon ng Minecraft eh, since nag-vlog pa ako sa isang channel. Walang kalaglag talaga mga karik nun eh. Kasi wala pa yung ano eh, yung doon sa pinakailalim. Ang kasi ang pagkakalag ng ano dun sa Minecraft na yun is yung ano yun itong nakailalim yung may ano may cobblestone deep sleep. Actually mataas naman yung RAM ko, which is 12 GB RAM, pero pagdating sa processor ano mababa. So yun yung dahilan yung bat siya nagano. So inaamin ko din naman yun. Kung may pambili nga lang ako mga karik eh, bibili talaga ako kasi kaso napupunta sa mga bills, yung bahay, kuryente, yung mga kung ano-ano na imbis dun sa ibibili, napupunta sa bills. So yun talaga ang problema. Ang bills ko nun sa invest namin nga sa kuryente namin eh, minsan aabot pa ng 5k. Minsan kahit anong tipid mo, lumalaki yung bayarin. So, tinanggap na lang na, na kung ano yung mga bayarin namin, yun lang yung mga tinanggap eh. So, ibahin natin yung usapan. So, dito, baka gawin ko siyang chisel basal. So, depende kung ano yung pwede natin ilagay sa pinakapader. So, kaya kumukuha tayo ng marami para hindi tayo magkulang sa anumang paglalagay. Para hindi na yung babalik pa ulit dito sa Netherworld.
kachat ko kasi yung boss ko, kaya napatingin. So ilan na lang ba yung okay. Sige, kukuha pa ako ng marami. Yan, so bibilisan ko na lang tong video mga karik. Okay na to mga karik. Siguro pwede na to dahil masyado ng marami. Ayan, so balik na tayo sa bahay. So bibilisan ko na ulit yung video sa ating pagpunta sa bahay upang balikan natin yung ating ginagawang kwarto sa second floor. So let's go. Ayan, so ayan karik, andito na tayo sa second floor. So ang bilis natin makauwi. At ngayon, umpisahan natin ang paglalagay ng pader sa kwarto. So try na natin ano yung mas bagay. So ano pala, yung kita pala yung kisame. Hindi ko nga pala ito nakikisam yan mga karik. So dito ko ilalagay. Bali ang kisam na ilalagay natin mga karik is oak planks. Oak planks pa rin. So yun yung ano yung bagay doon. Kasi dito ano, gagawa pala tayo ng pintuan mga karik. Ano ba? Yan. Bali sa gitna yung pinto. Ayan. Tapos, ayan. Bali... siguro... i-extend ko pa to mga karik. O yan, extend ko pa kasi total naman eh andyan yung ilaw, so i-extend ko pa para hindi sa kasi wala nga ng paglabas tapos mahuhulog ka mga ganun, so i-extend ko pa. Ayan, so, ayan, kahit dito na lang. Ayan, at least, kakatawid ng maayos si, ano dyan, si Steve. Dapat isa pa. Ayan. Ayan, kahit dyan na lang. Ayan, tapos, i-remove na natin to. Ayan. Meron pa kaya ako ditong oak planks? Wala. So, gawa na lang ako. Ba? Tapos, ito na siya. Ay, nasobrahan. Sa paglalagay, napatungan pa.
chance, okay na to. At least, may matadaanan. Yan. Matadaanan kahit pa paano. Siguro isa pa. Isa pang extend. Yan, okay na to. At least, safe na. Safe na siya sa pagtatawid. Yan, pagtatawid. Yan, tama. Hindi, ang pagtatawid eh. Sa kalsada na yun eh. Yan, tapos yan, lalagay natin siya dito. Yan. Diba? Easy. Yan. Tapos lalagyan na lang siya ng mangrove woods. Di ba? Di ano, kuha pa ako ng ano ng eto pala, may mangrove woods pala ako dito. So, hindi na ako pupunta doon sa ano na 'yon. Yan sa mga karik ano, i-reduce na natin yung ano, yung if, yung ano yung pinaka render distance niya. Yan. Yan. Tapos yan yung magiging ano niya. Pintuan. Bali, ito na yung ano. Kabaga ito yung birds plank kasi dahil ito na yun eh. Yung kwarto. Tapos lalagyan ko din dito yung ano. Basalt din. Pero, para mas maganda, ano na, chiseled basalt. Yun. Bali, ito lang yung ano. Yung para sa puter ng kwarto. Tapos dito yung ano, yung chiseled basalt. Yun. Yun. Tapos, gawa natin siya ng pinto, mga karik. Siguro, sabihin nating mangrove door. Ito, pwede na to. Basta may pinto. Sapat na. Ay. Bakit ganun? Okay. Yan. Alright. Diyan pa lang ha. Bagay na. Yan, so yung tangkad ng kwarto, hanggang dyan lang siya. Kasi, ito yung ano niya, magiging kisame. Ay hindi, ito pala ilalagay natin kisame dito pala. So, isa pa, yan. Para, ano, maging maliwalas tingnan. Ganyan ginagawa ko sa mansion before. Yan, so ipapakita ko yung picture yung ginawa ko dati. Dun sa mansion ko nung ano pa, 2020. Ganyan ginawa ko. Dun sa loob ng living room. Pero ang hindi ko lang naipakita
yung mismong kwarto. Ang problema kasi, kung bakit nawala yung walls ko, yung ginawa ko mansion is, nagkaroon ng nagdig yung ano yung HDD ko kasi actually magdamag kasi ako naglalaro nung gawa nung time na nag-vlog ako. Kinabukasan nung siguro pagdating ng ano ng mga hapon yata, sabi ko ba't biglang namatay yung computer ko. Ayun. Nung binuksan ko, sabi, ano yata yun? Kalimutan ko dun sa BIOS, yung pinaka-BIOS, yung pinaka-splash screen. Hindi ko siya tanda eh. Yan, so may problema yung HDD ko nun yun. Hindi, bumuli ako ng ano, internal storage, which is SSD. So, hindi na siya makakaproblema eh. Ayun, yung ano siya, nagkaroon siya ng defect yung HDD ko, yon. Hindi ko alam bakit nagkakaroon ng defect ang HDD kisa sa SSD. Hindi ko lang alam. Yon, gagawa nga pala ako ng chisel pala mga karik. So, ang itsura ng chisel para siyang ganito mga karik. Yan. Yan. So, yun yung magiging pader natin sa kwarto. Yan. So, yan yung sinasabi ko kung bakit ano, ang flooring noon it's birch tree. So, ito yung mababagay yung kulay sa birch plank. Itong polished basalt. Well, actually, di naman ako expert sa design. So, actually, talent ko lang pagdating sa mga design nyo. Naman ako lang kasi sa side ng magulang ko. Kasi, ano kaming side na magulang na ano, na magaling sa design ng bahay. So, yun. Tapos ito, yan, ito yung ano niya. Yan. Yan mga karik, yan. Yan, tapos yan, maglalagay ako dito ng mga kabinet. Mga kung ano-anong mga ilalagay natin sa kwarto. Siguro i-stick na natin para hindi na mahuhulog. Nga pala, gawa nga pala tayo ng bintana. Kasi, paano nga naman natin makikita yung labas? So actually, yung bintana sa taas, siguro, palalakihin natin yung bintana nun. So, so ang tricks ko para mapagit na yung bintana, ganito yung ginagawa ko. 1, 2, 3 1, 2 1, 2. Yan, tapos yan, bali ito yung gitna ng bintana. Yan. Yan, dito ko siya ilalagay mga karik. Bali. Yan, ito siya mga karik. Yan. Yan, para kita yung labas. Yan, tapos ewan ko lang kung nagagawa yung
yung I mean chiseled na slab. So try na natin kung meron. Polished basalt. Meron. Ayun lang mga karik, wala siyang polished basalt na slab. Yun lang ang wala. Well, try natin i-search. Basalt. Ito, i-disable natin. Kahit basalt slab lang, wala. Ayun. So, yun ang ano dito. Di birch slab. Basic. Birch slab lang. Kapag yan yung ano niya. Kapag yung patungan para wow, gusto natin makita yung labas. Yan, makikita yung mismong view. Yan. Okay. Yan. Tapos, yung magiging kulay ng bintana, so, bahala na mga karik. Kung ano yung mga i-design yung kulay doon para sa kwarto. Pero doon naman sa banyo, syempre wala. Walang bintana. Busan. Ayan, so yun mga karik, hanggang dito na lamang dito sa part 22. I hope na ma-enjoy nyo itong video na ito. So, kung nagustuhan nyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel at huwag kalimutan i-on ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga susunod na video or episode. Ganon din sa aking Facebook page na i-follow din. At kung gusto nyong mag-send ng support, pwede kayong mag-send ng super things, kahit anong amount na pwedeng i-send para mas-supportan yung aking needs. Kung sa Facebook naman, kung mag-send tayo ng support, pwede kayong mag-send ng stars. Well, kahit anong amount na pwedeng yung ibigay, yun. Okay na po yun mga karik. So, ano na yun? Kumbaga, appreciated na yun. So, para sa aking needs. So, yun lang mga karik. So, abangan sa susunod na episode. So, yun lang mga karik.